Magandang hapon po. Sa gitna ng shellfish ban, kumuha ng water at shellfish sample ang Provincial Agriculturist ng Bataan at ng Fisheries Division. Kapansin-pansin ang pagiging kulay brown ng dagat ng samal ang pinakamalaking pinagkukuna ng mga tahong at talaba sa Bataan. Ayon sa Provincial Agriculturist, indikasyon nito ng mataas na level ng mga organismong nagdudulot ng red tide. Pagdating sa laot, sumukat ang Fisheries Division ng isang metrong lalim mula sa sea surface gamit ang plankton net at saka sumalok ng sample sa bote. Sunod ay lumusong ang isang magtatahong para kumuha ng ilang tahong at talaba mula sa kanyang baklad. Isang buwan daw ang normal na itinatagal ng red tide. Pero oras na magnegatibo ang resulta ng kanilang mga eksaminasyon, aalisin na rin daw ang shellfish ban. Sa ngayon, umaaray na ang mga magtatahong sa Samal dahil nawalan sila ng hanap buhay. Ayon naman kay Samal Mayor Generosa de la Fuente, may alternative livelihood program naman daw ang pamahalaan para sa kanila. Sa ibang balita naman, mawawala ng supply ng tubig ang ilang customer ng Maynila dahil sa pagkukumpuni ng kanilang tubo sa Pasay at sa Parañaque. Ayon sa Maynila, magsisimula ito alas 10 ng umaga bukas at tatagal hanggang alas 10 ng gabi ng Biyernes. Apektado nito ang ilang bahagi ng Pasay, Parañaque, Las Piñas at Cavite. Maagang inaabisuhan ng Maynila ang kanilang mga customer na paghandaan ng water interruption. Maaari daw tumawag sa kanilang hotline na 1626 kaugnay rito. Samantala, idireklarang non-working holiday ng Malacañang ang 16 ng Nobyembre, Martes, sa susunod na linggo. Ito'y bilang paggunita sa Idil Adha o Feast of Sacrifice ng mga Muslim. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Lala Roque. Kahit ipinagbabawal dahil sa red tide, ilang mandaragat sa Bataan nag-aani at nagbebenta pa rin ng talaba. Ilang evacuees nagsibalikan sa kanilang bahay sa kabila ng pag-alboroto ng Mount Bulusan. At ang prenuptial pictures ng suntuwed couple na sina Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Tutukan sa 24 oras dahil hinatutok ang balita mamaya pagkatapos ng Bantatay at bagong Survivor Philippines.